Ito po ang saya-saya, ang dami nila. Record-breaking to, first time. Kulang-kulang po 100. Ayan. Sa pamuna po ni Sir Mark Joel Cajeta. Sila po yung mga sales specialist. At meron silang reklamo laban sa kanilang kumpanya. Direkta na tayo kay Sir Mark. Sir Mark, magandang tanghali. Magandang hapon po, Sir Rafi. Salamat po sa pagpunta. Ang dami nyo. Saya-saya, oh. Yes, sir. The more, the merrier. First time ito magkaroon kami ng ganitong karaming reklamo na kulang-kulang 100. Ang pinakalas ata, 60, ano? 150? Ah, sorry. Pangalawa lang pala ito. Okay. Sakala ko na break ng record. Sir Mark, yes, sige, kwento niyo po ito ngayon. So, bali, nag-start po yung problema na nag-decide po yung company namin na magkaroon ng general. Ano pangalan po ng company? Flexi Finance Asia Corporation. Okay, nag-decide sila na? Na magkaroon po ng general meeting sa okay. Isang sikat na hotel. Venue. Okay. Sa gazebo. Okay. And then po, kinausap po kami regarding sa mga pagbabago when it comes to incentives, okay. Basic pay, mm-hmm. Kung ano po yung mangyayari sa kumpanya in the next month. Mm-hmm. So, bali, ang gusto nyo po nilang iparating sa panibagong sistema or kontrata this February 1, 2020 po okay. Is mawawalan po kami ng karapatan magkaroon ng basic pay. Tapos po, magiging commission based na lang po kami. Meron benefits, mandatory benefits po. Kaso nga lang po, yung mandatory benefits po, i-deduct po dun sa magiging commission namin sa loob ng isang buwan po. Teka muna. Eh kung wala kayong benta, walang papasa benefits po? Mamatay po kami sa gutom, sir. Wrong mistake, error, mali. Yun. Yes po. Okay. Ano pa, sir? Isa po sa mga threat na kinakarap po namin ngayon. So, in-action na po namin na mas maaga, mas maganda po. Kapag hindi daw po kami pumirma sa kontrata bago mag-January 31, ipoforce resign po kami or i-terminate po kami. Blackmail coercion yan? Yes po, sir. Actually, may mga screenshot po ako kami tinago. Kasama ko po yung mga kasama ko dito na just in case po hindi talaga kami pipirma sa kontrata na before February 1. Sino po ang nagpapirma sa inyo sa pilitan? Actually po, yung mga nagpa-meeting po sa amin. Sino po yung mga nasa? Si Ms. Cookie. Okay. Isa sa mga head of sales ng Flexi Finance. So ito yung mga head of sales. Wala ho yung mga taga HR. Actually po, nandun po sa Vice binigay President. Namin. Contact reference po. Pero ang binigay lang po namin. Pero sino po yung mga kausap nyo? That time po, si Ms. Cookie. Si Ms. Catherine. Ito po, kausapin natin. Si Ms. Catherine Andrina, HR head po ng Flexi Finance Asia. Yes. HR nito. Ma'am Catherine, magandang tanghali po, Ma'am Catherine. Okay, naputol. Ha? Di tawag tayo ulit, di tawag kayo sa dole. Alright. Nakausap niyo ito yung si Ma'am Catherine, hindi po? As of wala pa rin po. Pero before, nakausap niyo na po? Never pa po. So, bali ang kumakausap lang po sa amin is yung regional sales si manager Cookie. Po. Si Miss Jean Olpindo po. Ng NCR. So, hanggang regional sales lang? Yes po. So, hindi kinakarating sa main office? No po. Kasi regional Camway. So, oh. Dapat main office. Yes. Vice President tulad nito sa HR yes, o dili kaya Vice President sa sales, yes. Walang ganun. So, bali yung nangyari po kasi, sir, bali, binigyan na lang sila ng command kung ano po yung possible na mangyari that day. So, wala rin po kaming idea. Tuwa pa nga po kami that time kasi may mga pagbabago daw po when it comes to incentives. Ano pagbabago na po? Pagbabago lang po na, mawawalan ka po kami ng basic pay, pero tataas po yung incentives namin. Pero iniisip po namin, sir, sa loob ng isang buwan, minsan wala po kami process. Kung magbe-base po sila dun sa incentives or commission na magre-receive namin per buwan, paano po ikakaltas yung SSS PhilHealth? What if kapag nagkasakit po kami, saan po kukunin po lahat yun? So ang gusto nyo po mangyari na dapat yung pong mga benefits ninyo tuloy-tuloy lang. Yes po. Kahit, pero tanggap nyo kayo po yung commission basis. As of now di ba, ang pagkakalam ko dapat, bukod sa commission basis, meron kayong base pay. Yes po. Yan talaga alam ko sa sales. May base pay and then commission. Yes po. Yung commission is considered as incentive yan. Yes po. Para ganahan ka magtabaho. Trabaho po. Ganun yun. So sa inyong patakaran, dito sa kumpanyang tinatabuhan. Sa bagong kontrata po. Sa bagong kontrata, pag wala kang benta, pasensya ka. Pasensya pati po. Benefits mo, tablado. Ano one way, ano lang to? Yes po. Ang masakit deal. Lang po is even, 3 years na po ako. One-sided? Even, yes po. 3 years na po ako sa Flexi, nagtrabaho po kami. And then, in just one week lang po, tatanggal lang kami ng karapatan para magkaroon. Gano'ng kagatagal, ma'am? 3 years na po. Sa so, bakit sa all of a sudden, merong ganitong klaseng pagbabago? Ano actually, wala rin po kaming idea. Nagulat na kaya binay out sila o transfer from asok na wala po rin po kaming idea. Ang nakikita lang po namin idea ngayon, the reason why kung bakit sila nag-conduct ng ganun, na babaguhin nila yung incentive scheme or compensation, it's either na
gusto nila magtanggal, pag-iisipan namin kung alis kami sa kumpanya o hindi. Pero kasama ko po ngayon, hindi lang po kami 97 plus. Mas marami pa po from Luzon, Visayas na tumatanggi sa kontrata na gusto nila. Okay. Ano ba itong Flexi Finance Asia? Paki-paliwanag si Flexi Asia Incorporation po, isa po siya sa mga sikat na financing sa Pilipinas. So just in case po na nagbabalak si client na kumuha na panibagong phone or cash loan po, nandiyan po si Flexi Finance para umalalay sa pangangailangan ng isang Pilipino po. Okay, so paano naman po kayo napapakinabangan nila or nakukuha yung inyong servisyo? Every month po, may tinatawag po kami na quota. Okay. So sa quota po, kailangan po namin mahit yun para magkaroon po kami ng commission. Aside po dun sa basic na rin naisip so, namin. Nag-field po kayo o telepono? Telemarketing? Ano po, on-field. Nag-field sa mga sa mga mall po, may kita po kami. Ah, okay. Kayo po yung nakatayo doon, nag-ikayat ng mga yes, customer, nagbibigyan ng mga flyers. Yes po. Okay, and tapos nag-okay ng follow-up. Yes po. Ito na. Sa Dolly muna, patanong tayo, konsulta tayo. Nasa yung telepono si Lachelle Taniza, Information Officer ng Dolly Region 7. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Lachelle. Good afternoon, Sir Rocky. Good afternoon. Okay, Region 7 kasi sa Cebu yung opisina, may na-opisa yes. No. Ma'am, andito po yung mga sales executive, ang tawag yes, ko sa kanila. Sige. Sa akin lang po ito. Okay, para ganda naman natin title nyo. Paingitin natin itong kumpanya nyo. Ito mga sales executive po, Ma'am, ang deal sa kanila, pag walang benta, walang commission, walang benefits. Ang pagkakalam kasi ma'am, may dapat lahat ng mga sales people, meron po silang base pay and then may commission and then meron silang benefits. Legal ba itong ginagawa ng Flexi Finance na pag wala kang benta, wala kang benefits? Sir, ngayon no, kung may kontrata sila, ano kayo nakasaad doon sa kontrata nila na on top of the basic pay, sige. May ano sila, may incentive. Sorry. So, As of now po kasi ma'am, may tatlo kaming kontrata ngayon ma'am. So yung third kontrata po, which is effective po this February 1, 2020 po. Pero dito sa first and second contract po, nakalagay po dito sa compensation statement na may basic salary po kami, bayad yung 13-month pay and even holidays po and the vacation. Tapos bigla nilang iniba. Yes po. Commission basis po. And then mandatory benefits, which is ikakalpas po sa commission. Oo. But natanong ko lang si Rafi, were they oriented or were it being explained to them? Sige. Ano kayang ano? As of now, ma'am, yung information lang po na nakuha namin that time is during that event po. Last January 2020 po. Okay. What event? Anong event? Sales rally daw po. General meeting sales ng buong NCR. Rally. Kasi may tinatawag sa'yo, Sir Rocky, na non-diminution of benefit. Ano po? Non-diminution of benefit. So na, kung ano na yung naibigay ng isang company sa mga workers, sino na yung dapat kunin? Parang mag-ano na sila, we don't want to give it anymore. Hindi yun allowed. Okay. So, sa kaso nila, ma'am, naibigay na, tapos bigla nagbagong isip itong kumpanya, tatanggalin na basta-basta. So, bawal po yun. Hindi yun pwede. Sir Rafi, may I give them a piece of advice? Since sige po, go ahead ma'am, nagiging sila. Nagiging sila. Kasi nandiyan naman sila sa NCR, although yung main office nandito sa Cebu, one of the options natin, Sir Rafi, is yung tinatawag natin na single entry approach program. Single entry approach? Opo, ano yung sabihin po ng ma'am? Oo, yun yung mechanism na ipapatawag ang both, of course, no, dapat may request for assistance na ipafile dapat yung mga concerned workers. Tapos, yung concerned establishment ipapatawag during the conference. Okay. Siguro alam naman nila kung saan yung location ng NCR Dole po, ano? Okay. Alam po namin kasi samahan po namin sila. Pero yung main office, ma'am, is nasa Cebu. May office kayo rito? Meron po, sa Mandaluyong. Meron silang office sa Mandaluyong. Oo, but it would be best that they should also be able to file a request for assistance there because of course, yung ma-implicate naman talaga yung main office. So okay. Dapat doon kasi it would be inconvenient for them to come to Cebu to face the management of the main office. So dapat doon. I-try mo na natin kasi Sir Rafi, pag nandun sila, nag-file ng request for assistance under SENA, pwede naman kaming mag-coordinate with Dolly NCR. So dapat may formal na request for assistance na i-file yung mga workers. Pero sorry mama,
Cebu, ang layo at ang dami nila. Dito lang po siguro, total na, sa Mandaluyong yes, naman yung kanilang isa sa office lang. Yes, doon na sir, kasi kung ano ang pena dito, pagpareho lang ng mga guidelines ang pinafollow namin. Okay. Yeah, and if there is a need, sabi ko nga, pwede naman kaming mag-coordinate. If there is a need for, let's say, Dole NCR to contact sa main office ito sa Cebu, then of course, we will, by all means, we will coordinate. Okay. Oo. So pwede ho kaming pumunta bukas sa NCR, sasamahan po namin sila lahat. Yes, sir. Anytime during office hours po, yung pena naman ay nandiyan talaga. It is being purposely designed by the Department of Labor and Employment to cater to all these labor disputes na hindi na kailangang mag-write into a case. So they don't need any lawyer for them to file for a request for assistance. Tignan natin, sir, kasi madami namang nasisettle because of pena. Okay. Ma'am, isa pa rin sa request ko, baka yes, pwedeng magpadala ho kayo ng investigador on-site. Investigator dito po sa Flexi Finance, baka marami po kung ginagawa itong kabalastugan na magkaalamanan na po, pwede. Sige, Sir Leslie, Diyan po sa inyong Cebu office sa May, paimbestigan niyo po. I will try to bring this up no with our regional director. Oo, kasi we need naman kasi a formal complaint. Although, all the establishments naman, Sir Rafi, I can be subjected to an inspection, yung tinatawag nating routine inspection. Kaya lang, hindi pa yung routine inspection natin, hindi pa nagre-resume. But of course, if there are people who are complaining about a certain establishment, then of course, by all means, if mag-warrant naman siya na i-inspection ng Dole, then gagawin namin. Okay. Sige ma'am, pa-inspection, kasi ito pong sitwasyon. Marami po mga empleyado itong Flexi Finance, hindi lang po 97. Nasa Bisaya, sa Mindanao. Ilan sila na? So, hindi po namin mabilang. Okay, siguro ma'am, baka libo. Ma'am, libo siguro ma'am, ang tansya ko, tansya nila. All over the country. Now ang kinakabahala ko lang dito, tuloy-tuloy pa rin siguro ang recruitment nila, and then later on, gagawin itong kumpanya, yung ginawa nila dito sa mga kumpleinan namin ngayon, dadami pa mga kumpleinan. So, bago dumami pa mga kumpleinan, dami pa mga maluloko nila, it's about time, yung pong main office dyan po sa Cebu, dalawin nyo at imbestigahan nyo po ma'am. Yes, sir. Right after our conversation, I will make sure to relay this piece of information to our regional director. Isasangguni ko muna ito ha, si Rafi ha. Tapos, siya may yung magbigay ng final decision kung inspection siya or hindi. Or ano pang dapat namin gawin dito? Ma'am, ganito pong gagawin namin. Yes, po. Kami po ay pupunta dyan sa Cebu at piling-pili lang na mga representative from the people who are here with us. Sasamaan yes, po namin sila sa Cebu, main office, bukod pa sa pagpunta sa NCR. Kasi nga po, ma'am, nakakapikon na wala akong gustong humarap sa kanila. Kanina ma'am, akala ko, kakausapin kami ng isang vice president ng kanilang HR, pero bandang huli, binabaan kami. So mukhang may tinatago mga ito. Opo, opo. So ma'am, pupunta kami dyan sa Cebu at magsasama kami ng ilan sa kanila. Sure, all the time. Okay? Sige po, madam, bukas pupunta kami dyan, meron din pupunta sa Cebu. Sige po, sir. I would like to request lang, sir, before you, for example, if you want to drop by the office, if one of your staff could also inform us ahead. Sige po, ma'am. Ahead of time, kami po ay magpapasabi sa inyo. Sige po. Madam Lucille, salamat po ha. You're welcome, okay, sir. Ito pang gawin natin. Una po sa NCR, kasi dito naman kayo. And then, pipili tayo ng ilan sa inyo. Kami ang bahala, lilipat na tayo sa Cebu. Harapin natin yung mga taong dapat harapin sa main office. Hindi lang para sa inyo, kundi para sa iba pang mga empleyado na wala rito ngayon na makakatulad ninyo, maiwasan. Yes, okay? Sige po, gagawin natin agad-agad. So, by Friday, baka may pupunta sa Cebu kasama yung mga staff. Salamat. Sabang bukas. Yes, sir. Hindi, kaya nga, siguro today, tatawagan po namin yung NCR. Yes, sir. O baka today, pwede tayong pumunta na after the show. Kasi nababahala na po kasi kami sa mga threats. Just in case po talaga na hindi namin napirmahan yung kontrata pag kayo po ay pinagsisibak, makakuha kayo ng separation pay. Yes, sir. Actually, nag-hired na po sila ng panibago sa position na yun. And then, tatanggalin kami this month. And then, ang sabi po nila, yung sahod namin from bukas, tsaka dun sa February 8 po. Maganda nga ito, pumunta kayo dito para malaman ng buong mundo kung anong klaseng kumpanya ito. Yes po. Para mag-iingat na. Ayan po, Flexi Finance Asia Incorporated. Main office sa Cebu, sa Mandaluyong, ang isang office nila sa anong address? Sa Shoe Boulevard po. Shoe Boulevard, Mandaluyong. Itong Flexi Finance,
ito po yung nagpapautang. Kung yes, ba gusto mong bumili ng cellphone, appliances, ganun. And then cash loan po. Cash loan. Mm-hmm. Kung gusto mong bumili ng kotse, bahay, sa kanila din. More on phones lang po, and then cash loan po. Ha? Hindi, hanggang cellphone lang. Opo. Cellphone and then cash loan po, pera po. Cash loan. Hanggang magkano lang pag cash? Actually po, yung cash loan po na... 75,000? Yes po. Yun lang. Small time pala ito. Interest po, triple. Triple? Eh, sinong utang dito? 75,000 maximum? Yes po. Okay. Eh, magkano ba yung iPhone, 11? 100 iPhone. Ay, di ka pa makakabili ng top of the line iPhone. Sa kotse, hindi pwede. Hindi po pwede. Kaya mas may dati ko sa Singapore. Oh. Kaya nga, sa ang dami namin na pinapromote every month, kasi hindi lahat ng customer is pag once na mag-apay sila sa amin, then pag na... Siyempre, pag ikaw na nag-compete ka, di ba? Magkano yung interest monthly. Pag nalaman nila yung tapos pag nalaman sobrang nila, laki. Sila ng 12 months, minsan 18 months, umakot ng 3K yung kinuha nila. Umatras? Umatras. Umatras po. Ayun. Ang question sa... Trip me, kung ba utang ka ng 50,000 ang balik noon pag nabayan sila, 150 na. Actually, yung mga terms po na ni-wish ni client na i-apply that time is nire-reject po nila. And then, babaguhin po yung terms to pay nila na mas mahaba para triple po yung interest. Oh, buti wala yung nag-uutang sa kanila tapos hindi sila binabayaran. Yan lang po. Sige, so, yan po yung... Sige po, ano muna tayo. Break naman tayo. Diyan lang mo kayo, magbabalik pa action sa tanghali. Eh.